Si Kurapika ay isa sa mga pangunahing karakter ng Hunter x Hunter at kasalukuyang gumaganap bilang main character ng Succession War arc mismo. Ang kanyang misyon na tipunin ang mga mata ng kanyang kalahi at ang paghihiganti sa mga tumapos sa kanila ay tila nalalapit na. Ang mismong may akda na si Yoshihiro Togashi ay nagbigay ng paliwatig na si Kurapika ay mamamatay sa arc na ito. Sa video na ito ay susubukan nating alamin kung si Kurapika ba ay mamamatay batay sa foreshadowing ng serye. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i-share ang ating mga videos para mas madami pang ganitong klaseng content. Huwag din kalimutan na i-follow ang ating FB page. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga ka-hunter. Mamamatay ba si Kurapika? Ang karakter ni Kurapika sa kasalukuyang arc ay mukhang magtatapos ito sa kanyang kamatayan. Ang tema ng paghihiganti, malalakas na kaaway sa Phantom Troop, si Cherednich at ang kanyang sariling kapangyarihan na literal na nagpapababa ng kanyang buhay ay may mga palatandaan na siya ay mamamatay sa pagtatapos ng arko. Tema ng paghihiganti. Ang kwento ni Kurapika ay tungkol sa paghihiganti. Sinabi mismo ni Kurapika na hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit natatakot na ang kanyang galit ay maglaho balang araw. Para sa isang taong puno ng galit at paghiganti, mayroon lamang dalawang landas ang kakaharapin. Maaaring kainin siya ng galit at paghihiganti o lumayo sa paghiganti. Sa ngayon ay nagawang manatiling kalmado ni Kurapika, ngunit napunta siya sa mas madidilim na landas tulad ng pagpilit sa iba. Si Kurapika ay kasalukuyang wala ng lugar na babalikan. Iniisip pa niya kung ano ang kanyang kinabukasan pagkatapos ng kasalukuyang paghahanap sa mga nalalabing mata ng kalahi. Emperor Time. Kapag ang mata ni Kurapika ay mamula, ang kanyang Nentype ay nagbabago sa Specialist mula sa Conjurer. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang lahat ng mga uri ng Nen na may 100%ng kahusayan. Malaki ang kabayaran sa paggamit nito dahil ang bawat segundong ginugugol sa estadong ito ay nagpapababa ng lifespan ni Kurapika ng 1 oras. Sa ngayon ay hindi pa alam kung ilang taon na ang nawala kay Kurapika bago ang kasalukuyang arko na ito, at sa kasalukuyang arko na ito ginamit niya ang Emperor Time ng 9 oras sa barko ng mag-isa. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 3 taon na mawawala sa kanya sa ngayon. Alam din natin na ginamit niya ito noong naglaban sila ni Ubogin. Ang nawawalang haba ng buhay ni Kurapika ay gaganap sa kwento. Nasa kasalukuyang arc na ang lahat ng kailangan niya. Ang dalawang layunin ni Kurapika ay kunin ang Scarlet Eyes ng kanyang mga miyembro ng clan at maghiganti sa Phantom Troop. Sa kasalukuyan, ang 4th prince na si Cherednich ang may huling natitirang Scarlet Eyes at ang lahat ng natitirang miyembro ng Phantom Troop ay nasa barko. Labanan sa pagitan ng Phantom Troop. Sa kasalukuyan, hindi alam ni Kurapika na nasa barko ang natitirang mga miyembro ng Phantom Troop. Hindi maiiwasang malaman ni Kurapika ang tungkol dito at kung magkataon ay isang salungatan ang mangyayari. Ang pakikipaglaban sa lahat ng Phantom Troops na ilan sa mga pinakamalakas na karakter sa serye sa isang isolated, confined area ay hindi darating nang walang kahihinatnan, at kakailanganing gamitin ni Kurapika ang Emperor Time sa mahabang oras kung nais niyang manalo. Ang nakakatakot na lakas ni Cherednich. Nakakatakot ang potensyal na lakas ni Cherednich, ang kanyang Hatsu at ang kanyang pangkalahatang Nen na nagpapakita sa maikling panahon ay nakakatakot. Sa kalaunan ay kailangan siyang harapin ni Kurapika upang makuha ang natitirang Scarlet Eyes na hindi niya madaling ibibigay sa kanya, at dahil hindi siya miyembro ng Phantom Troop, magkakaroon ng mga paghihigpit si Kurapika sa paggamit ng kanyang mga kakayahan sa Nen laban kay Cherednich. Ang pagharap sa Phantom Troop at kay Cherednich ay walang kahihinatnan para kay Kurapika. Panayam kay Yoshihiro Togashi. Sinabi ni Togashi sa isang panayam na ang parehong mga miyembro na si Kurapika at ang mga Phantom Troop ay mamamatay sa pagtatapos. Mamamatay si Kurapika sa Chapter 404. Ang ilang mga tagahanga ay nagkaroon ng teorya na ito dahil gusto ni Togashi na itag si Kurapika sa number 4.
Marahil sa pamamagitan ng chapter 404 ay may malaking mangyayari kay Kurapika. Ang numerong 4 ay malas sa konsepto ng ilang mga bansa tulad ng China, Japan, Vietnam, Korea ay tinuturing na kamatayan ang apat. Ang mga ito ay isa lamang haka-haka ng isang malalim na pagbibigay ng kahulugan ng mga tagahanga. Dahil sa magpapatuloy na ang kwento, sa darating na October 24, mayroon na tayong inaasahan ng mga kasagutan. At sa aking pananaw, hindi tulad ni Gon, sinimula ni Kurapika ang paglalakbay sa kwento sa negatibong paraan. Ang konklusyon ng karakter ni Gon ay nauwi bilang isang negatibong konklusyon ng karakter. Kaya sa palagay ko ay maaaring magkaroon ng positibong konklusyon ng karakter si Kurapika dahil ang pagkamatay ni Kurapika ay isang bagay na inaasahan ng lahat ng mga mambabasa at mga fans. Si Yoshihiro Togashi ay maaaring gumawa ng kakaibang twist sa kwento at huwag din nating kalimutan na mayroong halamang nakakapagpahaba ng buhay sa Dark Continent kung saan papunta ang barkong sinasakyan ni Kurapika. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.